Ayan, recording na tayo. So guys, itong handout na to, uploaded naman sa Canvas nyo. Sana nakita nyo siya. Dito tayo magbe-base ng discussion natin. Sa chapter 1, Fundamentals of Assurance Services. Kasi yung PowerPoint medyo kulang siya. Pero pupunta-puntahan pa rin natin yung PowerPoint. Okay. So tingnan natin yung learning objectives dito sa PowerPoint na uploaded din sa Canvas nyo. Swap. Ayan. Ayan. Makikita nyo dyan, learning outcomes. Number one, define assurance engagements. Pangalawa, discuss the 5 elements of assurance engagements. Pangatlo, classify assurance engagements according to structure and according to level of assurance provided. Pang-apat, identify examples of non-assurance engagements and describe each one briefly. Okay. So, puntahan na natin yung definition ng assurance engagements. So, bago tayo dito sa demand. Okay, bago tayo pumunta dito sa demand for assurance. Define muna natin ano ba yung assurance engagements. Okay, eto. What is an assurance service? Assurance services or assurance engagements are three-party contracts in which assurers such as CPAs reports on the quality of information. Okay. Assurance engagements performed by CPAs are intended to enhance the credibility of information about a subject matter by evaluating whether the subjected matter conforms in all material respects with suitable criteria. Okay. Nung tinignan mo yung definition na assurance engagements, nalinawan ka ba? Siguro hindi pa, no? Try natin basahin ulit yung definition naman dito sa handout na isa pa. Yan. Concept of assurance, the relevance and reliability of information is critical for making the best decision in a given situation. To assure means to give confidence or conviction. In the auditing sense, assurance refers to the auditor's satisfaction as to the reliability of an assertion being made by one party for use by another party. Medyo malabo pa rin, no? Kaya magdo-drawing tayo. Ano ba yung sinasabi diyan na three-party contracts? Okay. Tapos yeah, ma-highlight ka. Ayan. Tapos yung reports on the quality of information. Intended daw to enhance the credibility of information about a subject matter. Ano ba yung mga yan? Okay. So, dito sa baba, makikita mo yung elements ng assurance engagements. Daanan lang din natin bago natin i-drawing. Yan. Elements of assurance engagements. Take note mo, all of the following elements must be present. Okay? For it to be classified as an assurance engagement. Meaning, kapag may kulang na isa, hindi na natin pwedeng i-classify as assurance engagements. Kabisaduhin mo to, yung lima na to. Una, three-party relationship. Pangalawa, subject matter. Pangatlo, criteria. Pangapat, evidence. Panglima, written assurance report. Okay? So, i-drawing na natin siya. Then, balikan natin yung definition mamaya. Hindi ko makita yung paint. Nasaan ka na paint? Okay. So, drawing lang natin. Sabi dyan, may three-party relationship daw. Okay, ba't ayaw gumana ng pen tablet? Ayan, okay na siya. Three-party contracts daw, di ba? So, mag-drawing tayo dito ng three parties. Circles na lang. Okay. Ayan, yan yung three parties na sinasabi. Okay, sino-sino daw yung three parties na yan? Nakalagay dito, no? Practitioner, responsible party, tsaka si intended user. Okay? Nawala siya. Si practitioner, lagay natin dito sa baba. Practitioner, letter P na lang. Dito naman, sa taas, si responsible party, RP na lang. Then dito, si intended user. Yan, IU na lang. Okay, yan yung tatlong parties na sinasabi dyan. Okay. Next element, yung subject matter.
lagay na lang dito natin dito as rectangle na lang si subject matter. Okay, SM. Okay, then si criteria. Okay. Ayan, yung pangatlong element lagay natin dito as diamond na lang si criteria. Criteria C na lang. Okay. Then si evidence ilagay natin dito as star si evidence. Okay. Imaginein mo na lang na star 'yan. Then written assurance report lagay natin dito as heart shape. Okay. Medyo kalat-kalat pa no. Lalagyan natin ng arrows 'yan para mas maintindihan mo. Sabi doon, three party contracts daw wherein sabi, in which assurers report on the quality of information. Okay. Zoom in nga natin to para mas makita mo. Ayan. Lumaki ba siya or hindi? Zoom in. Ay, sumusobra siya. Ayan, okay na yan. Ganyan na lang. Okay. So, si responsible party, siya yung nagpo-provide ng subject matter. Okay. Ano ba yung subject matter na yan? Dito manggagaling yung information. Okay. Na kailangan ni intended user. Okay. Yan. So, magbigay tayo ng example ng responsible party. No? Halimbawa, isang company. So, XYZ company. Siya si responsible party. Then, si intended user ay yung potential investors or creditors ni XYZ company. Okay. So, itong intended users na to, bago siya mag-invest or mag-extend ng credit kay XYZ company, kailangan niyang malaman muna yung estado ng financials o nung mismong operations ng company na XYZ company. So, paano niya malalaman yun? Magpo-provide si responsible party ng information, okay, na contained dito sa subject matter or subject matter information. Okay, magkaiba yung dalawa na yan, ha? Yung subject matter or subject matter information. Mamaya, pag-uusapan pa natin. Okay, so ayun na na. Magpo-provide niya ng information si responsible party kay intended users. So, sa case natin, sa example na to, financial information yung pino-provide ng company. Okay. Bago mag-rely si investor o si potential investor or creditor dito sa information na pino-provide ni company, syempre kailangan niya ng assurance. Totoo ba yung mga pinagsasabi dyan nung responsible party? Okay. May chat? Ay, hindi po yata naka-record. Ayan, recording siya dito sa ano natin. Okay. Ayan. So, ayan ha. Kailangan ng assurance ni potential investor or creditor bago siya mag-rely dun sa information na yon. Okay. So, para makuha yung assurance na yon, andito si practitioner. Ayan, andito siya sa baba. Okay. So, siya ngayon yung mag-gather ng evidence. Naalala mo, evidence to. Yung star na to. Para masabi na yung pinapresent na information ni XYZ company ay totoo or tama. Okay? So, depende sa kung ano yung magiging conclusion niya. Then, yung conclusion niya, ilalagay niya ngayon sa assurance report na itong hardship natin. Assurance report, which is written. Okay? Ayan. Yung assurance report, written yan. Then, dyan nga nakalagay yung conclusion nung practitioner as to the kung fairly presented ba talaga yung information na ito. Okay. Then, itong report nga na yan ay pupunta sa intended users. Then, si intended users, makakagawa na siya ng decision since may assurance na siya. Okay. Yeah. So, itong criteria, okay. Sinabi natin kanina, magkaiba yung subject matter and yung subject matter information. Yung subject matter kasi, sa example nga natin na to, is yung financial information. Then, kapag itong subject matter na to
ay na-evaluate using specific criteria. Okay, so example ng criteria na ginagamit sa financial information o sa pag-provide ng financial information is yung familiar na familiar sa iyo, GAAP o Generally Accepted Accounting Principles. Kapag yung financial information is evaluated against dito sa criteria na to, nagiging subject matter information siya or SMI. Okay? So ito, yan nga, pupunta siya sa intended users and dito ring assurance report ni practitioner. Ayan. So in essence, ganyan yung nangyayari, no? Makikita mo dyan lahat ng elements ng assurance, which is itong check natin, ha, three-party relationship, subject matter, ito, criteria, itong GAAP, evidence, yung ginamit nga ni practitioner para malaman kung o para makapag-conclude siya kung talaga bang evaluated against the criteria itong subject matter information na to. Then yung written assurance report na magko-contain ng ano niya, no, opinion niya na ibibigay sa intended users. Okay? Five elements ng assurance engagement. Sana makabisado mo siya. And ito, tandaan mo yung drawing natin. Okay? Ayan. Ngayon, pwede nating balikan yung definition. Try natin kung maiintindihan na ba natin yan. Assurance services are three-party contracts in which assurers report on the quality of information. Okay? Assurer dito, si practitioner. Assurance engagements performed by CPAs are intended to enhance the credibility of information about a subject matter. Okay? So, naiintindihan na natin, no? Sana. Gets ba yun, guys? Mababa, walang sumasagot. Gets ba? Raise na lang yung hand kung ayaw nyo mag-unmute. Ayan. Gets ni Kevin, ni Nino, ni Jem, ni Marie, ni Angel, ni Nicole. Ayan. Gets na nilang lahat. Okay. Tuloy natin. Tandaan mo yung drawing, ha? Baunin mo yan hanggang sa boards mo. Again, kapag may kulang na isa, malamang hindi siya assurance engagement. Okay. Ngayon, bago natin ituloy, tingnan natin yung demand for assurance dito sa PowerPoint presentation. Okay. Dito yung nakalagay. Full screen lang natin. Swap ulit. Ayan. So, why is there a need for assurance? Okay. Kasi merong potential bias in providing information. Kasi makikita mo nga doon sa drawing natin kanina na si responsible party, siya rin yung nagpo-provide ng information about sa kanya, no? So, pwedeng-pwede niyang i-manipulate kung walang magiging assurance engagement. Okay? Pangalawa, remoteness between a user and the organization or trading partner. Ibig sabihin, yung user, usually wala siyang access dun sa subject matter na pinoprovide niya, no? And wala siyang idea kung talaga bang yung pinepresent ng responsible party ay true. Okay, kaya may need for assurance, may demand for assurance. Pangatlo, complexity of the transactions, information or processing systems. Usually din, walang expertise yung users ng information about dun sa presented na information sa kanila. Kaya nandiyan yung practitioner para mag-assist sa kanila since decision making nga yung gagawin ni user, no? Kaya dapat may understanding siya dun sa information na pagbabasehan niya nung decision na gagawin niya. Okay? Ayan. Dito naka-present lang yung potential bias in providing information. Ayan. Basahin mo na lang yan. Then, ayan, inisa-isa dyan yung possible reasons. Bakit nag-exist yung mga ganun, yung potential bias, remoteness of users. Okay, self-explanatory naman pagka binasa mo siya. Okay, tuloy natin dito sa handout. Ayan. Dito, iisa-isahin na natin yung elements ng
assurance engagement. Unahin natin itong si three-party relationship. Palitan lang natin yung kulay para colorful. Ayan. Si three-party relationship. Okay, highlight natin ang green lahat para hindi tayo malito mamaya. Ayan. Si three-party relationship, si subject matter, si suitable criteria, si evidence, tapos si written assurance report. Okay, isa-isayin natin yan. Unahin natin itong si three-party relationship. Ayan. Practitioner. Broader than the term auditor. Okay. He may be requested to perform assurance engagements on a wide range of subject matters. Bakit nasabi dyan na broader than the term auditor itong practitioner? Okay. Itong si practitioner ay broader than the term auditor daw. Okay. Kasi yung assurance engagements, hindi lang naman puro audit yan. Okay. Ang audit ng FS ay isa lang sa examples ng assurance engagements. Mamaya may makikita ka pang examples, no? Okay? So, hindi lahat ng assurance engagements ay audit engagements. Therefore, hindi lahat ng practitioners ay auditors. Take note mo yan. Okay? So, sabi nga rin doon sa sentence na to, no? May wide range of subject matters na pwedeng mga subject matters dito sa assurance engagements. Mamaya rin, no? Papakita natin ano-ano ba yung mga subject matters na pwede. Okay, bukod sa financial information. Okay? Ayan, si practitioner. Tuloy natin. Letter B. In cases that specialized skills beyond ordinarily possessed by practitioner are required, the practitioner should not accept the engagement if ethical requirements regarding his competence will not be satisfied. Meron kasi tayong ethical requirement na hindi natin pwedeng i-accept yung engagement kapag wala tayong competence o hindi tayo qualified to perform the engagement. Okay? So, dapat i-reject natin yon. Okay, for example, ang engagement is titingnan yung construction o yung state ng pagkaka-construct sa isang building. Okay? Bilang ano tayo, no, mga CPAs tayo. Okay, claim mo na CPA ka na, no. Wala tayong expertise pagdating sa ganun, ano, yung mga strength of materials use, yung mga ganyan. Alam mo ba 'yan? Hindi naman natin pinag-aralan 'yan, no. So sinong mga nag-aral nito? Engineers most likely. Okay? So hindi natin pwedeng i-accept yung engagement na yun. Unless mag seek tayo ng help, ito nakalagay. However, the practitioner may seek the help of experts so that ethical requirements on his competence can be satisfied. Okay? So pwede tayong humingi ng tulong doon sa expert na kailangan natin. So sa example nga natin, yung engineers. Okay. Provided that the practitioner has an adequate level of involvement and understanding of the expert's work. Okay. Take note mo yan dito kay practitioner. Pangalawang party dito sa ating three-party relationship, responsible party. Okay. So, okay na tayo dito, no, kay practitioner. Check na natin yan. Dito na tayo kay responsible party. Responsible party, he is the one responsible for the subject matter or subject matter information. Nakita mo naman kanina dito, no? Responsible for the subject matter or subject matter information. Si responsible party. Okay? He may or may not be the party who engages the practitioner. Okay? Ibig sabihin, pwedeng hindi si responsible party yung humingi ng service ng practitioner. Okay? For example, yung intended users, yung lumapit dito sa practitioner natin. Pwede rin kasi yun, no? Sabi niya, uy, tingnan mo nga kung totoo ba yung pinagsasasabi nitong responsible party na to, no? Kasi kailangan kong gumawa ng decision. Okay, so pwedeng yung mag-engage dun sa service ng practitioner is yung user din. Okay? So, not always si responsible party yung nag-e-engage. Okay? Ang tawag sa party na nag-e-engage sa service ng practitioner ay engaging party. Okay?
not always yung ano, no? Not always, ha? The responsible party. Okay? Nilagay lang natin dyan. Okay. Yan. Yan naman si responsible party. Pangatlong party is si intended users. Basahin natin. Persons or class of persons for whom the practitioner prepares the assurance report. Okay, para sa kanya yung assurance report na pine-prepare ng ating practitioner. Okay, check na pala natin itong si responsible party. Dito na tayo kay intended user, no? Para sa kanya daw yung pine-prepare na assurance report. Ayan, nakita mo naman yung arrow na may puso. Okay. Sa kanya napupunta, kay intended user. Okay, kasi nga siya yung gumagawa ng decision kung yan, sa example natin, mag-invest ba siya or mag-extend siya ng credit. Okay, pangalawang note dito, the responsible party can be one but cannot be the only one of the intended users. Ibig sabihin pala, pwedeng si responsible party isa siya sa mga gagamit ng assurance report. Okay? Pero, take note, hindi pwedeng siya lang mag-isa. Okay? Cannot be the only one of the intended users. Okay? Pwede siyang maging isa sa mga users provided na may iba pang intended users. Okay? Bakit kaya? Okay. Kasi kapag siya lang mag-isa, yung intended user, so itong circle na to, mawawala siya dyan. Okay? Mabubura siya dyan. Mapupunta rin siya dito, no, sa same party kay XYZ company. Siya rin daw yung intended user, eh. Okay? So bilangin mo ngayon kung ilang parties na lang to. Dalawa na lang. Itong si responsible party at the same time yung user, yung sole user ng report at saka si practitioner na lang. Okay? Two party relationship na lang. Eh ang sabi dito, three parties dapat, di ba? Okay? So hindi pwedeng nag-iisa lang si responsible party na user nung report. Okay? Take note mo yan. He may be the one. He may be one of the users but cannot be the only one. Okay? Yan. Then other reminders on parties involved. Whenever practical, intended users of or their representatives must be involved with the practitioner and responsible party in determining requirements of the engagement. The practitioner is the sole responsible for determining the nature, timing, and extent of procedures to be performed in the engagement. Nature, timing, and extent. Okay. Ito, mapapag-usapan natin, no, sa future topics pa natin. Okay. Then, when engagements are designed for specified intended users or a specific purpose, o take note mo yan, ha? Pag specified yung intended users or para lang sa specific purpose yung engagement natin, the practitioner considers including a restriction that limits its use to those users or that purpose. So pwedeng magkaroon ng restrictions pagdating sa kung sino yung makakagamit ng ating report. Okay. So, yun yung unang element, three-party relationship. Na-check na natin. Check natin. Yung three parties. Okay. Pangalawang element, yung subject matter. So, dito binanggit yung ano lang, no? Yung appropriate, kung ano ba yung appropriate subject matter. So, tingnan natin dito sa PowerPoint kung ano ba ang definition ng subject matter. Pero basically, iyan yung panggagalingan ng information na kailangan nga ng intended user. Okay, ito. Subject matter. Swap. Ayan. Subject matters, sabi natin kanina, no, pwede siyang maging wide. Okay? Yung sakop. Ayan. Subject matters have different characteristics. For example, qualitative versus quantitative. Objective versus subjective. Historical versus prospective and relates to a point in time or covers a period. So ito yung mga pwedeng maging subject matter, no? Quantitative, siguro pwede natin sabihin yung amount ng sales ng isang department ng isang company. So pwede maging subject matter yon, no? For example, may objective sila na ma-reach na certain quota. Okay? So quantitative,
qualitative naman, yung siguro pwedeng sabihin yung ang example natin kanina, yung estado ng kung paano ba na-construct yung isang specific building, no? Qualitative siya. Then, ayan. Historical or prospective. Itong historical, yung based on past performances. Prospective naman, yung forecasts. Then, relates to a point in time or covers a period. So, wide nga yung pwede nating maging subject matter. Okay? Which may affect the precision with which the subject matter can be evaluated or measured against criteria and the persuasiveness of available evidence. Okay? Sabi natin kanina, no? Subject matter, when evaluated or measured against criteria, nagiging subject matter information na siya. Okay? Take note mo yan, ha? Ayan. Kaya dito nakalagay, pwedeng subject matter, pwedeng subject matter information. Okay? Balik tayo dun sa Balik tayo dun sa handout. Okay. An appropriate subject matter is identifiable and capable of consistent evaluation and capable of being subjected to procedures for gathering sufficient appropriate evidence to support a reasonable assurance. Okay. Kailangan appropriate yung subject matter. Okay. When you say appropriate, it is identifiable and capable of being evaluated consistently. Ayan. Okay. Subject matter. Yun yung pangalawang element ng ating assurance engagement. Pangatlo, suitable criteria. Ayan. Ano ba yung criteria? Ayan. These are benchmarks used to evaluate or measure the subject matter. Example nga natin kanina, GAAP criteria. In-evaluate yung financial information using yung GAAP. Okay. They can be formal or less formal. Okay. Yung formal, established by law, yung mga standards, ganyan. Tapos yung less formal naman, pwedeng yung mga internal agreements. Let's say, yung mga quota nga sa department, sa isang company. Yan, mga less formal criteria yon. Suitable criteria are required for reasonably consistent evaluation. Without the frame of reference, any conclusion is open to individual interpretation and misunderstanding. Okay, for example nga, itong financial information. Paano na lang kung walang criteria? Paano natin masasabi na fairly presented yung financial information? Kung wala kasing criteria, malaya yung responsible party to present in any way possible yung financial information niya, no? And kapag ganun, paano natin masasabi na presented fairly yung financial information. Okay? Kaya kailangan meron tayong suitable criteria. Okay, ayan. They are context sensitive, which means they are relevant to the engagement circumstances. Okay? Depende sa engagement, no? Kung ano yung criteria. Okay? For example, internal controls yung in-evaluate, no? So, may ibang standards dyan. For example, yung COSO framework. Yung mga yun. Okay? So, depende sa kung anong engagement yung gagamitin natin na criteria. Okay? So, example nga natin dito, ang ginamit is yung GAAP. Okay. Then, assessments of the suitability of criteria includes considering whether they reflect the following characteristics. Okay. Kailan natin masasabing suitable ang criteria? Ayan, nakalatag dyan yung characteristics na hahanapin natin. Ito, memorize mo din, no? RC run. Okay, RC run na lang. Relevance, completeness, reliability, neutrality, and understandability. Ayan, basahin natin. Relevance, it contributes to conclusions that assist decision making. Okay, by the users, no? So, kapag nag-assist sa decision making ng user, relevant yung criteria na yon. Completeness, self-explanatory naman, no? No omission of relevant factors. So, lahat ng factors na relevant para maggawa nga yung decision ay nandoon dapat. Presented. Completeness. Pangatlo, reliability. It allows reasonably consistent evaluation or measurement of subject matter. Reasonably consistent evaluation. Meaning, for example, isang equally qualified na expert
o na practitioner ay kaya niyang i-duplicate yung ginawa ng isa pang qualified na practitioner. Okay? Kasi nga isang criteria lang yung ginamit nila. Dapat since pareho naman sila ng expertise, dapat pareho rin yung maging conclusion nila, no? Given na the same circumstances arise. Okay? Reasonably consistent evaluation. Pang-apat, neutrality. Freedom from bias. So, dapat, ayan, patas, walang bias. Understandability, dapat clear, comprehensive, and not subject to significantly different interpretations. Yun nga, parang related din dito, no? Reliability, dapat pare-pareho yung maging understanding ng mga equally qualified practitioners or experts or professionals. Okay. Then, punta tayo dito sa types ng criteria. Nandyan si established and si specifically developed. So, pwede natin sabihin yung established criteria, yan din yung formal. Then, yung less formal, specifically developed criteria, pwede natin sabihin yan yung less formal. Okay, basahin natin. Ba't ayaw niyang matanggal? Ayan, natanggal na. Okay. Established criteria, those embodied in laws or regulations, gaya ng GAAP. Specifically developed criteria, those designed for the purpose of the engagement. So, for example nga, meron lang hinahabol na quota or target sales yung isang department. So, pwedeng mag-establish ng criteria para dun sa para ma-measure kung talaga bang na-meet or hindi na-meet yung quota na in-establish nila. Okay? Specifically developed criteria. Okay, note dito, basahin mo. Whether established or specifically developed, criteria need to be available to the intended users. Okay? Bakit kailangan available kay intended user yung criteria na ginamit? Kasi yung ibang subject matter, okay, pwede siya gamitan ng iba't ibang criteria. Okay? For example, dito sa financial information. Bukod sa, kunwari, yung PFRS yung ginamit dito, no? Yung GAAP na pang Pilipinas, PFRS, for example, ayan. So, halimbawa, ito na lang, PFRS nga, no? Okay. Pero, ang ginamit pala nung responsible party is ibang standard. Let's say, US GAAP pala presented yung kanyang financial information. Ngayon, hindi makapag-conclude ng maayos itong ating intended user. So, dapat alam ni intended user kung anong criteria yung ginamit. Okay? Dapat malino sa kanya yon. So, paano yon magagawa? Ito yung ways kung paano mamimake available to the intended users yung criteria na ginamit. Number one, by publicity. Okay? For example, pinresent nung responsible party sa kanyang website yung criteria na ginamit niya for a specific subject matter. Okay? Pangalawa, inclusion in the presentation of subject matter information. For example, dito, nung pinresent niya yung financial statements, okay, kasi dito, yung subject matter information, bali, financial statements na yan, no? Nakapresent dyan, pwedeng ilagay dyan yung, ano, no? Yung criteria na ginamit. Okay? So, halimbawa, ang ginamit niya is yung PFRS for SMEs. So, nakalagay dapat yun sa FS para makommunicate sa user na PFRS for SME yung ginamit. Okay? Kasi may differences yan. Okay? Naaral mo naman sa financial accounting mo yon. Okay? Inclusion in the presentation of subject matter information. Pangatlo, inclusion in the area in the assurance report. Okay, pakita ulit natin yung drawing. Pwede rin dito nakalagay sa assurance report kung ano yung criteria na ginamit. Okay, dito ha. Then, finally, general understanding. Okay. Ito, kumbaga, common knowledge. Ayan. Okay, for example, ano ba? Yung mga common knowledge. Yung pag-measure ng time, no? Pwede yun.
alam naman natin na sa lahat naman ng lugar o lahat ng tao sa mundo, alam na ang isang minuto, 60 seconds. Ang isang oras, 60 minutes. Okay, tama ba ako? Okay, baka nalito ako. Hindi, tama yan. 60 seconds, isang minuto, isang oras, 60 minutes, and so on. Okay? So, pag-measure ng time, general understanding, common knowledge. Okay? Ayan. Criteria may also be available only to specific intended users. Okay, so sabi natin kanina, pwedeng restricted, ano? When identified criteria are available only to specific intended users or for a specific purpose, use of assurance report is restricted. Okay, nawala yung pang-highlight ko. Ayan. Okay. So, ayan, para sa suitable criteria. Next natin, sufficient appropriate evidence. Yan, makikita mo dito yung mga concepts na related sa sufficient appropriate evidence. Okay, check pala muna natin dito sa drawing natin yung criteria. Okay. Okay. Ayan, dito na tayo sa evidence. Ano? Yan, yung mga concepts related nga, ayan, naka-bold. Highlight natin para mas maganda tingnan. Blue na lang. Ayan. Professional skepticism. Ayan, sufficient and appropriate dapat yung evidence. Ito yung reliability, no? Yung generalizations on evidence reliability. Cost-benefit considerations. Materiality. And itong assurance, engagement, risk. Ayan. Excuse me. Ayan. Tingnan natin itong professional skepticism. Ano ba yan? Pag ginugol mo, ano yung skepticism, ano? Ito yung state of being, of questioning mind, okay? So, dapat meron kang questioning mind. So, basahin natin. Attitude of determining whether the subject matter information is free of material misstatement. Okay, dapat daw yung practitioner ay merong professional skepticism. Okay? Kasi yung titingnan niya nga dito is yung evidence na magpapatunay kung talaga bang evaluated against the criteria itong subject matter information. Okay? Kaya dapat maintained yung professional skepticism. Pag-uusapan pa rin natin yan sa mga susunod natin na topics. No? Ayan. It refers to the recognition of circumstances that may exist which cause subject matter information to be materially misstated. Ayan. Ano-ano bang factors dapat yung alert tayo bilang practitioners. Ayan, nakalatag naman dyan. It is an attitude that includes being alert to number one, inconsistent evidences. Pangalawa, information calling questions of document reliability. Pangatlo, circumstances that suggest need for additional procedures. Then, pangapat, conditions indicating likely misstatement. Okay. Ayan. May note lang dito, no, an assurance engagement rarely involves authentication of documentation, nor is the practitioner trained or expected to be an expert in such authentication. Okay. Yeah. Professional skepticism. Okay. Ayan. Dapat ina-apply sa evidence gathering procedures ng practitioners. Okay. Next natin na concept related dito sa evidence, yung sufficiency and appropriateness ng evidence na yun. Okay? Sufficiency is the measure of the quantity of evidence. So, yung dami ng evidence na available. Sufficiency ang tawag ito. The quantity of evidence may be affected by the risk of the subject matter information being materially misstated. Okay? So, anong relation nila? The higher the risk, okay, the greater the risk na maging materially misstated yung subject matter, the more evidence is likely to be required. Okay? Ligyan lang natin dito ng arrows. The higher the risk, the higher, the more evidence may be required. Okay, take note mo yan. Next natin, appropriateness. Kung yung sufficiency, quantity. Yung appropriate na mas, appropriateness naman, quality. Okay. Bakit kulay pink? Dapat kulay blue para uniform. Ay, nagpatong sila. Astig.
Oh, eh. Naging purple. Ngayon ko lang nalaman yan, ha? Nagpapatong pala yung kulay. Okay, ayan. Appropriateness, quality ng evidence naman yung tinitingnan. Okay. Basahin natin. Quantity of evidence may also be affected by its quality. So, yung dami ng evidence na i-gather, apektado rin ng quality, no? The higher the quality, the less may be required. Okay. So, drawing ulit natin dito, no? The higher the quality, the less may be required. Okay. Pero take note, kapag mababa yung quality naman, okay, merely obtaining, okay, kapag poor quality yung evidence, yung pagkuha ng mas maraming evidence, hindi magko-compensate para sa poor quality nga ng evidence na yun. Okay? So, pwede natin sabihin, the opposite is not true. No? Kung high quality yung evidence kasi, pwedeng konti na lang yung i-gather natin. Pero kung low quality yung evidence, hindi pwedeng damihan na lang natin yung evidence na i-gather natin kung low quality naman siya. Pwedeng magdagdag tayo ng ibang procedure pero hindi maging enough yung maraming evidence na of poor quality naman. Okay. Take note mo siya. Sufficiency and appropriateness. Okay. Then ito yung relevance and reliability concept. Dito, pag-uusapan yung generalizations on evidence reliability. So, when can we say na reliable yung evidence? Ito. Circumstances may exist that could affect the reliability of the information obtained. The following generalizations pertain to more reliable evidence. Ito. Take note mo rin, no? Una, evidence obtained from independent sources. Highlight natin ng ibang kulay. Ayan. Independent sources outside the entity must reliable, okay? More reliable than yung evidences na nakuha inside the entity, okay? Sulat lang natin dito. Than inside. Okay? Yeah, next natin, evidence generated internally when controls are effective. So palitan nga natin 'to ng internal, no? Mas proper pala siya. Internal. Okay, purahin natin. Bura. Uy, nabura siya ng lahat. Okay, wait, highlight muna natin pala, no, para mamaya sulat na lang tayo ng sulat. Evidence generated internally when controls are effective, mas reliable daw. Evidence obtained directly by practitioner, mas reliable. Okay. Then, evidence existing in documentary form, mas reliable. Tapos, yung provided by original documents, mas reliable. Okay. Then, compare natin ngayon doon sa mga counterparts nila na hindi masyado o less reliable. Okay. Yun nga, yung una natin, independent sources outside the entity, mas reliable kesa doon sa internally generated than internal. Okay. Ngayon, kung internally provided naman yung magiging evidence natin, mas reliable siya kung effective yung controls than when ineffective yung controls. Okay? Next natin, evidence obtained directly by practitioner mas reliable than when inferred. O yung hindi directly nakuha ng practitioner. Okay? Next natin, evidence existing in documentary form o yung mga written na evidences, whether paper, electronic, or other media, more reliable yan than oral evidence. Okay? Siyempre, word of mouth lang to. Ito naman, written. Kadalasan, meron pang mga signatures yan. So, most likely, ano yan? More reliable yan kesa dun sa oral. Okay? Yung mga documents naman na yan, mas reliable kung original. Okay? Kesa sa copies. Okay? For example, yung mga scanned copy o yung mga naka-photocopy na documents, less reliable yun. No? Mas maganda pa rin yung original
document. Okay, ayan. Generalizations on evidence reliability. Take note mo rin yan. Ito, practitioner obtains more assurance from consistent evidence obtained from different sources or of a different nature. Okay? So, kung may iba't ibang forms ng evidence, no? O yung sources, halimbawa, yung sinabi ng independent source natin ay nag-a-agree dun sa original documentation. So, from different sources yun, no? Tapos nag-a-agree sila. Ibig sabihin, most likely, totoo yung mga pinagsasabi dun. So, more assurance yung nakukuha ng practitioner. Okay? Kaya, sabi rin dito kanina sa taas, kapag inconsistent yung evidences, dapat alert tayo dyan. Okay? Halimbawa, yung sinabi ng independent source natin, hindi siya nag-a-agree dun sa documentation. Ayan. I-note mo yun, tapos baka kailangan mo mag-perform ng iba pang procedure or additional procedures. Okay. Then, next na concept natin na related dito sa sufficient appropriate evidence is yung cost-benefit considerations. Cost-benefit, pinag-usapan nyo na to, no? Sa previous subjects nyo. Saan ba? Economics siguro? O mga iba pang accounting or finance-related subjects. So, dapat yung cost natin, hindi niya ma-outweigh yung benefit na madederive natin. Okay? Meron kasing evidences na mahirap ma-obtain or too costly to obtain. Pero, yung benefit pala ng evidence na yon is hindi naman ganun kalaki. O wala siyang masyadong impact. Okay? So, pwede nating wag nang gawin yung, wag nang kuhanin yung evidence na yon. Okay? Pero, paano kapag yung evidence na yon is mahalaga or kailangan natin siya. Okay? So, i-consider din natin, no, yung benefit na makukuha dun sa evidence. Kung mas malaki ba yung benefit kaysa dun sa cost. Okay? Okay. So, ganun yung cost-benefit considerations. Basahin na lang natin dito. It is generally more difficult to obtain assurance about subject matter information covering a period. Conclusions provided on processes ordinarily are limited to the period covered by the engagement. Practitioner provides no conclusion about whether the process will continue to function in the future. Practitioner considers relationship between cost of obtaining evidence and usefulness of information. Yun ya. However, matter of difficulty or expense involved is not in itself a valid basis for omitting an evidence gathering procedure when there is no alternative. Yun nga, no? Hindi porke mahal yung evidence gathering procedure na gagawin o too costly yung procedure, hindi pwedeng yun lang yung dahilan mo para hindi na siya i-obtain. Kasi maaaring yung evidence na yun, yun talaga yung kailangan na kailangan mo. Especially when there is no alternative. Okay? Cost-benefit considerations. Next natin, materiality. Relevant when practitioner determines nature, timing, and extent of evidence gathering procedures and when assessing whether the subject matter information is free of misstatement. So ito pag-uusapan natin ulit sa future, ano? Materiality, ito relative naman to, no? Depende sa kung gaano kalaki. For example, yung size ng company o yung nature ng company, nakadepende doon yung materiality. Okay. When can we say na yung isang information is material? Okay. Kapag yung decision making ay mapapalitan or yung conclusion mapapalitan once na yung information na yun ay lumitaw. Okay. Yun yung sinasabing material information. Pwede siyang quantitative, no? For example, isang maliit na company, meron siyang nawawalang cash sa kanyang bank account amounting to 5,000 pesos. So, since maliit nga lang siya na company, maaaring yung 5,000 na yun, material na, no? Malaking bagay na yun. Okay, ibig sabihin, yung 5,000 na yun, kailangan malaman kung saan siya napunta. Kailangan ng evidence. Okay. Ngayon, kung malaki naman yung company, okay, for example, meron siyang iba't ibang branches na, yun, malawak na, marami na employees, yung 5,000 na yun, pwede siyang maging immaterial na lang, no? So, kahit hindi na siya masyadong papansinin since maliit nga lang naman siya. Okay.
Pag-usapan natin to sa iba pa nating topics, okay? Concept ng materiality, okay? Relevant when practitioner determines nature, timing, and extent of evidence-gathering procedures and when assessing whether the subject matter information is free of misstatement or of material misstatement. Then ito, assurance engagement risk. It is the risk that the practitioner expresses an inappropriate conclusion when the subject matter is materially misstated. Okay. The more extensive evidence gathering procedure ang i-perform, the lower the chances of inappropriate conclusion, therefore higher level of assurance. Okay, so yung level of assurance, mamaya makikita mo no sa types ng assurance natin. Okay. Ayan. Siyempre, mas marami kang evidence na mag-gather, mas maliit yung risk na magkaroon ka ng inappropriate na conclusion. Okay. For example, isang kahon ng files yung pina-vouch sa'yo. Okay. Tapos lahat yon tinignan mo. Malamang, mas maliit yung chance na meron kang ma-overlook kung tinignan mo lahat yung evidences na yun. Okay. Ganun siya basically. Okay. Then, ayan. Para sa sufficient appropriate evidence. Okay. Balikan natin yung drawing. Check na natin si evidence, itong star. Last na element na, yung assurance report, itong heart. Okay, tingnan natin dito. Practitioner provides a written report containing a conclusion that conveys the assurance obtained about the subject matter information. Take note mga written report. Written assurance report. Okay, ito yung sinasabi kong levels of assurance. Okay, makikita mo dyan. Una, si reasonable. Pangalawa, si limited. Reasonable assurance, other term dyan, is yung high level of assurance. Okay? Si limited naman, other term dyan is moderate level of assurance. Example ng high level ng assurance is audit of FS. Example naman ng moderate level or yung limited assurance is yung review. Okay? Makikita mo dito yung difference niya as to form nung conclusion. Okay. Yung conclusion sa reasonable assurance engagement is in positive form. Yung conclusion naman sa limited assurance engagement ay negative form. Okay? Take note ha, yung form lang o yung pagkaka-construct lang doon sa conclusion, yung negative. Hindi naman sinabing pangit agad yung conclusion. No, yung pag-form lang doon sa yung pag-construct lang doon sa statement ng conclusion niya. Okay? Example nitong positive form ng conclusion, sabihin doon ano? In our opinion, the financial statements of XYZ company is presented fairly in all material respects in accordance with PFRS for SMEs. Okay? For example, ganun ano? Is presented fairly in all material respects. Ibig sabihin, positive. Okay? Itong limited naman, example ng conclusion dyan, based on the procedures we have performed, nothing has come to our attention that the financial statements are not presented fairly. So makikita mo yung word na nothing o yung mga not presented fairly. So negative yung form, no? Okay, Tagalogin natin. Dito sa limited assurance, sasabihin lang na sa mga ginawa naming procedure, wala kaming nakitang mali. Okay. Ito naman, sa audit of FS, sinasabi niya na presented fairly, okay, in all material respects itong financial statement na to. Ayan. Okay, so yung difference no ng reasonable and limited as to conclusion. Okay. Basahin natin to. Reason for differing levels of assurance lies in the nature, extent, and timing of procedures to gather evidence as basis of practitioner's conclusion. Then ito, classification of assurance engagement. According to level of assurance, napag-usapan na natin doon sa taas. Reasonable at limited. Okay. Then dito sa limited, nakalagay dyan. The risk is greater than for a reasonable assurance engagement. Okay. Example nga nito is review. Then, ito naman, audit.
Then yung next natin na classification ng assurance engagement is according to structure. Okay, makikita mo dito si attestation engagement o yung assertion-based engagement. Then itong si direct engagement. Okay? So dito, para maintindihan mo, balikan mo itong difference ng subject matter at ng subject matter information. Subject matter, yan yung financial information no, na hindi pa na-evaluate against criteria. Mas na ma-evaluate siya against criteria, subject matter information na siya. Okay? Take note mo yan, then basahin mo yung definitions dito. Sa attestation engagement, the measurer or evaluator who is not the practitioner measures or evaluates the subject matter against the criteria. Okay? Ibig sabihin, sa example natin kanina, si responsible party, siya yung mag-evaluate ng subject matter against the criteria. So, siya yung gagawa nito, no? Okay? Nung pag-evaluate. So, bilugan natin, ha? Subject matter, information, tsaka criteria. Ayan, mukhang hindi pala siya kita masyado. Pero okay lang yan. Ayan. So, siya yung mag-evaluate si responsible party. Okay? Tapos, si practitioner, mag-obtain lang siya ng sufficient evidence in order to express a conclusion about whether the subject matter information prepared by the measurer or evaluator is free of material misstatement. Okay? Ang tinatawag ngayon na attestation engagement. Kasi, ang nag-evaluate na is si responsible party o yung tinatawag niya dito na measure or evaluator. Si practitioner, ang gagawin niya na lang, mag-gather siya ng evidence na magpapatunay o magpuprove wrong na presented nga ba ito fairly, evaluated ba against the criteria. Okay? Ganun ang attestation engagement o yung assertion-based engagement. Okay? Dito naman sa direct engagement, tingnan mo, practitioner measures or evaluates the underlying subject matter against the criteria. So, sino daw yung gumagawa nung pag-evaluate ng subject matter against the criteria? Si practitioner kapag direct engagement. Okay? So, dito, kapag direct engagement, gamitin natin ORENS, ang gumagawa nito, wait, ito, orange, I see practitioner. Yung yellow, si responsible party. Okay? So, kapag ang nag-evaluate ng subject matter against criteria is si practitioner, tawag doon direct engagement. Okay? And presents the resulting subject matter information as part of the assurance report. So, nakalagay dito yung result na nung ginawa niyang pag-evaluate sa assurance report. Okay? Direct engagement. In some direct engagements, the practitioner's conclusion is the subject matter information. Okay? So, yung mismo conclusion na daw, yun na yung subject matter information in some direct engagements. Okay? So, ayun. Ang difference ng dalawa, no? According to structure, meron tayong attestation, engagement, meron tayong direct engagement. Ayan. Ito, basahin natin. Attestation engagement is an engagement in which a practitioner is engaged to issue a written communication that expresses conclusion on reliability of written assertion. So, yung written assertion nga, yan yung ginawa nung ating responsible party nung in-evaluate niya yung subject matter against subject matter information. Okay? Yung assertions na yan, dyan titingin si practitioner kung totoo ba yung mga assertions na yan. Kaya tinatawag din siyang assertion-based engagement. Okay? The assertion is responsibility of another party. Yan yan. Four basic conditions that distinguish an attestation engagement. Basahin natin. A written assertion made by one party, reliability of which is of the interest to another party. Pangalawa, an agreed upon and objective criteria to assess assertion's accuracy. Pangatlo, assertion is amenable to verification by independent party. Then pang-apat, accountant has a written conclusion on assertion's reliability. Okay, then ito, two common attestation engagements, yung independent audit engagement and yung review engagement. Okay. Independent audit engagement is one which provides reasonable level of assurance. Review engagement naman involves limited investigation of much narrower scope than an audit
and undertaken for the purpose of providing limited assurance. Review. Nilagay na rin natin dito sa taas kanina kung naaalala mo. Ayan. Reasonable audit of FS. Limited review. Okay. Take note, yung reasonable, hindi siya absolute, no? Kasi mahirap or imposibleng ma-obtain yung absolute assurance. Makikita mo mamaya dun sa limitations. Okay. Ng assurance engagements. Ito. Kung bakit hindi tayo makakapag-provide ng absolute assurance. Yan. Reasonable assurance is less than absolute assurance. Okay. Less than absolute. Reducing assurance engagement risk to zero is very rarely attainable or cost-beneficial due to the following factors. Okay, ito yung factors kung bakit hindi natin ma-obtain yung absolute assurance. Okay. Limitations ng assurance engagements. Una dyan, selective testing. Okay. Kasi sa pag-conduct natin ng audit, gumagamit tayo ng sampling techniques. Okay, pag-aaralan natin yon sa future lessons. Hindi nga 100% lagi na tinitingnan yung evidences o yung documents na available. Okay, kasi time-consuming siya. So, selective lang. Pangalawa, inherent limitations of internal control. So, kahit merong existing na internal control, maaaring may mga makalusot pa rin na mistakes or errors. Kaya, ayan. Okay. Pangatlo, evidence available is persuasive rather than conclusive. So, for example, may nakita kang document na magpapatunay ng ownership ng isang property. Okay? For example, deed of sale, ganun. Ano? Tapos nakita mo yung deed of sale, may pirma naman, kompleto naman yung pirma. Tapos yung parties involved, naka-sign nga rin, may date, may place. So nakita mo, kompleto naman yung evidence. Pero, hindi siya conclusive. Bakit? Maaring pineki kasi yung evidence na yun. Pero again, sinabi rin natin kanina sa taas na yung authenticity ng isang evidence ay wala sa expertise natin. So, hindi natin masasabi na authentic yung evidence na yun by looking at it. Okay? Pero, sa atin kasi bilang auditors, enough na na makita mo sa face niya yung mga hahanapin mong signatures, yung mga dates, yung mga important factors, yung mga elements ng kontrata. Okay? Para makapag masabi mo na yung ownership nun is nasa specific party. Okay? Kapag ganun, yun nga, persuasive lang yung evidence mo. It is not conclusive. Okay? Pang-apat, use of judgment o yung professional judgment. Minsan ba may lapses sa judgment? Okay? Yes, minsan, no? Okay? So, limitation din yan. Then, ito, characteristics of subject matter. Since wide nga, no, yung maaaring maging sakop ng assurance engagement, yan. Subject matter ay may iba't ibang characteristics din. Okay. Then, punta tayo dito. Examples ng non-assurance services. Okay. Nakita mo kanina yung dalawang example na binigay nung yung audits and reviews sa assurance engagements. Dito naman, pupunta tayo sa non-assurance engagements. Ano-ano ba yung mga yan? Kita mo dito, una, agreed upon procedures. An auditor and the entity and any appropriate third parties have agreed to report on factual findings. So dito, walang conclusion na in-express. Hindi siya assurance service. Okay. Pangalawa, compilation of financial or other information. Accountant is engaged to use accounting expertise as opposed to auditing expertise to collect, classify, and summarize financial information. Kumbaga, bookkeeping yung service na to, no? Yung compilation. At wala rin conclusion na in-express. Therefore, not an assurance engagement. Pangatlo, some tax services, advice on income tax and business tax. No conclusion is expressed. Tax consultations, consultation involves two parties only. Ay, di ba, yung assurance engagement ay three-party relationship. Then, last na example, management advisory and consultancy. Ayan. Helping organizations improve their performance.
Okay, ang output dito is yung recommendations, no? Yan, two party contracts which recommend use of informations. Information pala. Okay, walang three-party relationship, wala ring conclusion. Ang meron ay recommendation. So, non-assurance engagement. Ayan, some of the examples ng non-assurance engagement. Okay, so, ayan, para sa introduction into assurance services. Pag tinignan mo yung PowerPoint natin, makikita mo rin naman yung mga yon. Okay, kaya lang, mas kompleto kasi yung handout. Kaya, doon na lang tayo nag-base. Okay, dito makikita mo na mas malawak nga yung sakop or yung audit, yung FS audit is under lang siya ng broad scope ng assurance services. Then, ayan, dinefine lang yung audit dito para sa susunod nyo na subject o na topic. Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users. Okay. Ayan. Ito, examples ng assurance services pa. Okay. Ayan. Basahin mo na lang din. And ayun, tapos na tayo dito sa learning objectives natin for introduction to assurance services. Ayan. May questions ba, guys? None po. Si Nicole, may question ka? Yes po, sir. Yung po bang si ano po, si RP at si P po ba? Kailangan po ba outside the company po ba sila? Or po pwedeng within the company din yung kukunin po na mag-analyze? Si responsible party and si practitioner? Yun ba ang question mo? Or si responsible party and... Okay. So, dito depende sa ano, no? Sa engagement. For example, merong internal audit na nangyayari. Okay. Alam natin na yung companies meron silang yung mga large companies, no, merong internal auditor. Si internal auditor, employed siya ng company, pero separate siya when it comes to the ano, no. Pag tiningnan mo yung organizational chart niya, nagre-report siya directly dun sa board of directors, ganun. So kung yung engagement ay about sa performance ng, for example, isang department ng company. For example, operations department, okay, ng company. Siya yung ano, no, siya yung responsible party. Tapos yung intended user, sabihin natin within na rin, ano, within the company na rin. So yung board of directors ng company nandoon siya. So ngayon, hihingin ni interested user o nung board of directors yung tulong ni internal auditor para tingnan kung nagpe-perform ba ng maayos yung department na gusto niyang tingnan. Okay, let's say nga yung operations department. So, ayan. Pwedeng mag-engage ng within. Pero pag-audit engagement, dapat independent, no? Kasi requirement yan na halimbawa nga kahit shareholder yung isang auditor, ano, ng let's say for example lang, no, ako auditor ako, tapos may investment ako, may shares ako sa Jollibee, tapos client ko pala si Jollibee, so dapat alisin ko yung interest ko kay Jollibee kasi kailangan may independence ka bilang external auditor. Okay, ganun siya. Okay. Ayun, dun sa example na binigay ko, nagkasama rin sa isang company lang o sa isang organization yung sa isang organization si responsible party tsaka si intended user, no? Nagkahiwalay lang sila ng department. Okay, drawing nga natin para mas malinaw. Okay, nasan ka na? Paint. New. Okay, paano to gawan? File. New.
Ayaw niya. Dito na lang. Pwede rin naman tayo mag-drawing dito. Ayan, so dito. For example, isang organization nga lang. Ayan. For example, dito si Board of Directors, BOD. Nasa baba niya, sige, yung departments na agad. Okay? So, nandito si Internal Auditor. Ayan. So, kung gustong i-audit o patingnan ni Board of Directors yung Operations Department, pwede niyang i-engage itong si Internal Auditor. Pero yun nga, no? Non-assurance siya na engagement. Okay? Pagka ganito, independent pa rin naman si Internal Auditor kasi hiwalay siya dun sa department na tinitingnan niya. Okay? Ayan. So, yun. Nasagot mo yung question mo. Sinulit yun? Yes, po. Okay. Ayan. Sige. Okay. May iba pa bang questions, guys? Sir, yung sa groupings na lang po sa case study, ilang members po yung maximum and minimum? Yan, i-announce ko na lang sa Saturday para uniform. Depende kasi kung gaano karami yung ano no, yung IS tsaka yung tawag dito. Yung MOL. Okay, announce na lang natin sa Saturday. Ayan. So malinaw ba? Nalinawan ba kayo? Pakitaas naman yung kamay kung malinaw itong assurance or introduction to assurance. Ayan, malinaw kay Kevin, malinaw kay Angel, kay Eliana, Nino, okay? Mizzy. Nice. Okay? So, wala tayong problema dito, no? Pwede na natin siyang iwanan. Okay? Bye-bye, introduction to assurance. Next meeting, introduction to audit na tayo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa pag-attend, guys. Bye-bye. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Sir. Thank you, sir. Thanks, Dan.